Guys, yan ang itsura niya. So, lilinisin muna natin ulit, saka natin papayra ng metal polish. So guys, after applying nga yung autosol, ito yung metal polish. So, nabibili to sa mga SM supermarket, available din siya. And then, yan, sa mga hardware. So, after 3 coats or 3 beses kong inulit, ganyan, nabasaan lang yung gamit. Ayan na yung result. Pwede na, diba? May nagsuggest kasi sa akin eh. So, nakita niya sa story ko, si Nico Galvez. Ayan. Si Boss Nico. Lumalapag kasi yun sa show eh. So, pag nakita niya yung neon niya, parang salamin eh. So, nagsuggest siya. Bali, pinabili niya ako ng ito. Sandpaper, papel de lija. Isang 800, 1,000, tapos 1,500 na sukat. And then ngayon, liliyahin natin siya. Titignan natin kung ano yung magbabago pa sa ganyan. So, yan yung result ng metal polish lang at basahan. So, bali, unahin muna natin yung 800. Tapos, babasain nyo pala siya ng konti para raw hindi masyadong magasgas ng gusto yung crankcase. So guys, update lang. After natin maubos yung 800 na liya. Actually, ito na lang yung natira. Yan na yung kalat. Ito na yung kamay ko. Ganyan na yung nangyari. So mga 30 minutes pa lang naman ako nagliliya. So kasi inisip ko, mag-vlog na rin lang naman tayo. Gusto ko na ipakita sa inyo yung maximum results para mas magkaroon kayo ng idea. So next, yung 1,000 naman yung gagamitin natin. Ito yung mahirap yun. Yan o. So guys, ito na yung update natin. Naubos na natin yung 1,000 liya. So ngayon, 1,500 na tayo. So yung texture ng 1,500 talagang medyo makinis na siya. So pang finishing talaga. So guys, naubos na natin yung 100 na liha. Ay, 100. 1,000. So, ito na yung itsura niya. Tinanggal ko muna yung excess na dumi. So, ngayon, sabi ni Boss Nico, bababaran daw ulit natin ng metal polish for 30 minutes. So guys, after ninyong ibabad ng for about 30 minutes, kung hindi dyaryo, papel daw yung pangkuskus ninyo. Then after nito, 30 minutes, after mong matanggal yung residue ng papel or dyaryo, mag-apply ka ulit ng metal polish for about 15 minutes naman ulit. Ibababad. So yan guys. After nating kiskisin ang dyaryo, yun na yung quality niya. So may dalawang coat pa. 15 minutes saka 5 minutes. Mamaya papakita ko sa inyo kung yung pantanggal natin. So guys, nakabili na tayo ulit ng foil. Then i-apply na natin siya for 2 final touch. Ito yung binaban natin ng 15 minutes. Siya, remove ulit natin yung residue.
So guys, yan na yung result natin. Sorry, hindi ko na sa inyo napakita kagabi kasi ginabi na. So ayan na yung result after ng tatlong session ng liha. So yun nga, first sililihain mo muna ng 800 and then 1,000, tapos yung last 1,500. And after nun, bababara mo siya ng metal polish for 30 minutes. Tapos tatanggalin mo siya ng dyaryo. Tapos yung after ng 30 minutes na yon, natanggal mo na yung excess na metal polish, babaran mo ulit for 15 minutes. Then ang pantanggal mo na is foil. So after nung 15 minutes nababad, then last, apply ka ulit ng metal polish. So 5 minutes na lang, then tatanggalin mo ulit siya ng foil. And then last step, isang malinis na basahan na maganda microfiber cloth, yun na yung pang finish mo sa kanya. So ayan, nakita nyo no, one day session pa lang yan, isang araw pa lang ginawa, pero ganyan na yung resulta. Nagtanong kasi ako dati, parang side stand lang or center stand, umaabot na ng 2,500 or 1,000 plus pagka yung side stand. So mahal, diba? What more pa yung crank. So kung may time kayo, gawin nyo to. Hindi naman, worth it naman siya kahit nabura yung fingerprint ko. Medyo nabura siya kasi nga ang kinis na. So worth it naman pagka nakita mong ganyan na yung ano mo, di ba? So maintain na lang yan. Pagka naulanan, maintain na lang siya. Konting pahid na lang or konting is-is lang ng dyaryo, okay na ulit yan. So bali mo siya, shoutout muna tayo guys. So shoutout pala muna kay Kristan Flores from Pasig, Rosario rin siya. And then shoutout kay Gian Carlos Sumampong. Ito pa yung sa helmet review natin ng Spider Reboot. Tinatanong niya kung meron daw full face nung helmet na yon. And shoutout also kay Raymond Aguilar. So ito yung video natin sa Marilaki Ride, yung kay Colonel Basita. Kanya safe nang pumunta ron. Basta ka lang, kompleto ka lang ng papel or wala kang mga nilabag na violation or modification sa MC mo. And shoutout also kay Buko Jules Vlog. Sabi niya, pa-shoutout po from Santa Rosa, Pasig. And pa-shoutout po yung rider group ng papa ko, PAC, Pasig Aerox Club, Ride Safe Pops. So Jules, yung PAC na yan, ano, first group ko yan dati. So medyo naglaylo ko kasi hindi ako naka-comply sa weekly EB nila. So busy din kasi shifting ako sa schedule ko sa work, kaya hindi ako nakapagtagal sa group na yan. Sayang, nakakamiss din yung grupo, masaya, pero yun lang, medyo mahirap lang paglaanan ng oras lalo't marami ka rin ginagawa sa bahay. And shoutout also kay Katailander Junel 26. Sabi niya, salamat sir, pa-shoutout na lang next vlog niyo. Pag mag-order ka sa akin, bigyan kita discount. Pagpunta mo dito, hanapan kita magamit mong aerox. Prepare ka lang ng international license. So, si sir, from Thailand siya. So, kung gusto niyo makakita or sabi niya, nagbebenta raw siya ng mga pulley from Thailand, kontakin niyo lang siya. Yan yung channel niya. Subscribe na rin kayo, support niyo rin siya. And then lastly, sa kay Master Nico Galvez. So siya po yung nagturo sa atin nung proseso.
para mapaganda ng ganito yung crank natin, may ililinaw pa pala. So ito yung MC niya. Ayan, di ba? Kitang-kita niyo naman, sobrang parang pwede ka nang manalamin eh. Then shoutout also sa MURC, MIUI 125 United Riders Club. So solid kayo guys. Ang ganda ng grupo ninyo, talagang tulungan. Nakikita ko yung support ninyo kay Boss Nico tuwing may show siya. Solid talaga yung support ninyo. And again, good luck sa mga lapag ninyo ulit, Boss Nico. Maraming salamat sa mga tips mo. Solid talaga yung nangyari sa MC ko ngayon. Tuwan-tuwa ako. And nga pala guys, kung gusto nyo makita yung motor ni Nico, meron silang show sa Saturday, October 12, dito sa may Vista Mall, Antipolo. So 4 PM onwards, kung gusto ninyo makita yung DIY niya nito. So yung ginawa niya kasi, almost 3 sessions na yon, saka maintain na lang, kaya siguro lalong luminaw pa. So take note ulit guys ha, one day ko pa lang to ginawa. So kung gagawin mo rin yon, yung ganun karaming session dito, for sure, di ba, mas maganda pa yung makukuha natin. So bali, i-update ko na kayo sa bagong set ng panggilid natin. Napalitan na natin yung bola. So pinapalapat ko pa rin hanggang ngayon kung ano yung ibibigay niya performance. So update na lang. Make sure na subscribe kayo and hit yung notification bell para mas alam nyo agad pagka nag-upload ako. And again, thank you for watching guys. See you on next vlog guys.